Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Habang tayo ay nasa mga bahay pa buhat sa Enhanced Community Quarantine, ay sana pagtiyagaan nyo ng aking may paglilingkod. Ito ay game analysis uli mula sa laban ni World Chess Champion Magnus Carlsen na tsempohan ko kahapon sa Chess 24 Banter Blitz. Yung Banter Blitz, so isa yan sa committed program ni Magnus sa Chess 24. At ito ay 3 minutes Blitz. At na-tsempohan niya sa game number 15 na ma-challenge si Super Grandmaster Nihal Sarin ng India. Ayan, na may online rating na 30.09. Mas mataas pa sa kanya. So ito ay 15 years old lang na Super GM na. Isa sa mga talagang sumisikat na bata ngayon sa buong mundo. Okay, so bago natin tuluyang i-analyze itong game na ito, ay atin munang sagutan ang puzzle na iniwan natin sa laban nila Super Grandmaster Maxim Vasilagrav ng France versus Super Grandmaster Nepomenechi ng Russia sa Candidates 2020 round number 7. So ito ho yung position na yun kung matatandaan nyo. It's white to play. Okay, ang excellent move dito ay Rook E8 check. Yan ang pinakamadali. Dalawa ho solution dito eh. Isang Rook E8, isang Queen H7 sacrifice. Okay? So pero iisa-isayin ho natin yan maya-maya. Okay? Wait lang. Rook E8 check, then pwersadong capturein ito ng Knight. Kasi hindi naman pwedeng harangan lang ng Knight G8 kasi may Rook G8. Simple mate. Hindi pwedeng umangat dahil may queen. Ayan, nagbabantay. Okay, so dito, knight takes rook and then mayroong queen H7 sacrifice. Obligado na namang capturein. King takes H7, may knight F8 check, king H8, knight G6 check, king H7, knight F8 check, king H8, knight G6 check. Sa madaling sabi ho, magkakaroon ng perpetual check. Repetition of check, walang tigil. So tabla ho yan. Okay, so yan lang naman ang pinakahinahabol ng white dyan, makatabla. Kasi losing na nga ang white eh, kung tutusin eh. Kasi may mati na dito. Oh. Delikado yan. Oh. Ang talas ng bishop. Weak na weak ang light square ng kingside ng white dito. Okay, so meron ako nakitang sumagot na nag-queen H7. Pwede. Pwede yan. Yun nga lang ho. Dapat dalawa ang ipapakita natin dyan. Isusulat natin sa ating solution. Dalawa. Ano-ano yon. So, ito ang pinakamatigas na gagawin ng black dyan. Okay, kapag ito lang ang pinakita, king takes lang, tabla, syempre napakadaling makita, pabalik-balik na check. O, di ba? Perpetual check. Okay? Papaano naman kung knight H7? Yan. So, itong dapat pang-capture para matigas-tigas. So, meron akong nakita, ang sabi, mati daw. Hindi na tinuloy, mati daw eh. Pero hindi ho mamamati kasi pag rook E8 check, may knight F8, harang pa eh. Yan. So, hanggang dyan, dapat ipakita ito. Rook takes F8, king H7, bishop G8 check. Yan. So, syempre, dito kung babalik, obviously, aalisin lang ang bishop somewhere and then check na naman. So, aangat dito, syempre, yan ang pinaka-logical. Bishop F7 check. Okay, so dapat nasa solution pa yan, ha? Syempre, kung babalik dito sa H7, kukulitin na naman ang bishop G8. Lalabas, perpetual check na naman, pabalik-balik. So, hanapan natin ng pangpilit-pilit naman kahit papano. King F5, yan. So, tatakbo rito, may possibility tumakas. Then, bishop D5 check lang para protected ang mga squares. Wala pa rin tatakbuhan, naka-check siya, discover check. Then, pwersadong bumalik sa G6. Kasi, kung tutungtong sa G4, ay nako, delikado yan. F3 check. Ayan o, pwersado. King H5. Then, magkakaroon ng bishop F7 check na naman. Okay, pag bishop F7, pwersadong humarang G6. Then, magkakaroon ng knight F6. Matchas pa ang black pag nagkataon. Mate. Okay, so hindi pwedeng magpilit. Susugod ng king G4 na ganito, alanganin. Pero sa doon bumalik talaga yan sa G6. Eh, di ba, balik ulit, bishop F7. Okay? So, kung ito ang pipiliin yung line, medyo komplikado ho. Pwede naman, pero dapat kumpleto ang inyong solution. Pag hindi ganyan kakumpleto, wala ho. Hindi natin isasama sa mention. Okay? Para kasi maiwasan yung mga komplikadong ganyan, rook E8 lang, yan lang ang pinakamadali. Hindi na kailangan pahirapin pa yan, no? O isang way lang. Okay, pero kapag nakita nyo ay yung queen H7 sacrifice, ipakita nyo yung dalawang solution or variation. Dapat makita yon. Okay po, maraming salamat sa lahat ng sumagot. At mamaya sa end of the video ay mention natin yung nakakuha ng tamang sagot. Okay? Alright, so ngayon ay i-analyze na natin ang mainit na laban na nangyari kahapon sa laro ni World Champion Magnus Carlsen. Magnus played E4. Sarin played E5, knight F3, knight C6,
Bishop C4. So, giyok o piano. So, napaka-sharp nito. Bishop C5 mainline. Then, dito ay nag-B4. Ayan. So, iba na to. Hindi nag-giyok o piano to. Evans Gambit na kung tawagin ito. Okay? So, mostly effective ito sa rapid or sa mabilisan na blitz. Kasi malakas po ang pressure niyan eh. Atakador yan eh. Then, Bishop takes B4. Then, C3. Bishop A5. Then, D4. Alright, so bubuuhin ang center. Then dito, nag-D6 lang si Sarin. Patuloy pa rin si Magnus sa diwa ng linya na ito. So, bookline pa rin. Queen B3, idea, pang-pressure sa F7. Then, nag-Queen D7 si Sarin. Dinipensahan lang. Yun nga lang, kung mapapansin nyo, medyo parang ansagwang depensa kasi tinakloban, tinakpan yung bishop sa C8. Mapapatanong na naman tayo. Eh, coach, hindi ba pwedeng dumipensa lang dito? Nakadepensa na, at least, bukas yung light squared bishop. Hindi naman parang inipit. Kasi oh, ito laman yan. May D5 kasi. E di, kailangan mag-react ang knight dyan. Ito lang ang pinaka-piling-piling tira, knight D4. Bakit? Kasi kung babalik lang ho, halimbawa, kung babalik sa B8, may queen B5 check, lipad ang bishop sa A5. Yan o, fork. Okay? So, ganun pa rin naman. Kung pupunta sa D8, lipad pa rin. May queen B5 check. Alright? Kaya ito lang talaga ang piling-piling tira, knight D4, knight takes D4, E takes D4 since hindi pwedeng i-capture kasi nga nakapin eh. So okay pa, di ba? Then dito, castling lang ang good move. Yan, so maaaring mapatanong kayo, coach, bakit hindi chinek na naman? Check, oh, fork pa rin yan ha. Kuha pa rin naman, lipad pa rin naman yung bishop sa A5 ha. May katwiran, yun nga lang ho. Siyempre, na-develop na to, na-refute na yung linya na to. Ibig sabihin nung na-refute, kumbaga naaral na na lamang ang black dito. Sa kalikot. Tinan nyo ha, pag queen takes A5, may queen takes E4 check. O anong gagawin? So isa-isayin natin ha, para may idea lang ho. Pag nag-king D1, may D3. So nakatret dito, bitin to, then may mati dito. Yan. So tendency nito, mas sa pinakamatibay na panagot ng ano, pangsagot ng puti, ay rook E1 na lang. Yun nga lang, may queen takes E4. Eh, mas exposed to di hamak kumpara naman dito. Kasi ito, yung king mamaya, isang knight f6 lang yan mamaya. Makakapag artificial castle effect na yan mamaya. Okay? So, ang pangit ang puti. Balik natin. Pag chumek, pag naman pumunta sa f1, mayroon naman queen c2. Ito naman, threat naman yung bishop sa c1, tapos may sidestep naman queen d1. Pag medyo nabulag-bulag pa dito ang puti, matchas pa sa d1. O, pwersado dito, bishop d2. Para ideally, pag check, haharang ng bishop sa e1. O, tuloy pa rin natin. Queen d1 check, bishop e1, may d3 pa rin. Ito na naman ang idea, pasimple. Queen e2 check, iwas, kakapturin yung bishop, matchas, mati. Okay, so tendency niyan, kakapturin nilang to, then queen takes d3, and then king g1, pwersado, then b6. Threat naman dito sa queen, then mamaya, sa sidestep na naman ng bishop a6, tuturo ka na naman ng puti dyan sa F1. O, di ba? Sunod-sunod. Ako, Delica James. Ang paparating na senaryo. Okay? So, wala na. Yan. Kaya dito, castling lang ho ang pinaka-safe move. Okay? Pag castle, so anong gagawin ng black? Halimbawa, bishop b6 para makaiwas na sa check, then lipad to. Yung bishop sa a5, yan, pwede na mag-check yan. Kailangan iiwas na niya. Alright? And then, pagka ganyan, yan, tendency niyan, magbi-bishop b5 check. Yan, pagka bishop d7, bishop takes d7, queen takes d7, then saka kakapture sa d4. Bishop takes d4, halimbawa, mayroon namang queen b7. Napakagulo ng mundo ng Evans Gambit. Ayan o, nakabitin yung rook sa a1, bitin din naman yung rook sa a8. Yan, pero anytime naman, may harang naman ng bishop b2 eh. Since supportado naman ng queen. Just in case na umiwas lang yung rook sa A8. Okay ho? So pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kagulo ang mundo ng Evans Gambit. Ang gulo ng pinasok na laban ni Magnus. Okay, so dito, pag queen B3, kaya nag-queen D7 lang. So alam ni Sarin yung mga queen B5 check. Since dito, wala nang check kasi nakabara na eh. May queen na eh. Yun ho ang purpose ng queen D7. Nagtiis munang barahan yung bishop niya sa C8. Okay, then dito, piningas na yung pawn sa e5. Talagang pinipilit buksan na parang dilata. Okay, so dito, pag d-takes e5, bishop b6. O, bakit na naman binitin yung pawn sa e5? Tanong na naman. O, di kailangan natin maliwanagan. Okay, so dito, kasi pag kinapture ng d-takes e5, magkakasling na naman si Magnus. Okay, very annoying ho ito kasi itong paparating, oh, magro-rook d1,
Ite-threaten yung queen sa d7, then may kombinasyon ng bishop a3. Naku, pipigilan talagang lubos na makapag-castling ang black king. Okay, so talagang hanggat maaari papanatilihin ng white na yung king ng black nasa center. Okay, yan, very annoying, nakakailang. Kung knight naman ang pangka-capture, ganun pa rin ang konsepto. Knight takes e5, d takes e5, magka-castling pa rin. Coming rook d1, talagang bobol-jackin yung queen sa d7, followed with bishop a3, ayun na naman. Okay, talagang pipigilan ang black king. Alright, so d takes e5, nag-bishop b6 na lang. Okay, so linya pa rin naman hanggang dito. E takes d6, then knight a5 para ma-eliminate na. Yun din ang idea ng bishop b6 eh, para ma-leave yung a5, makatira dun yung knight. Para obligado, ma-exchange na talaga yung very annoying strong light squared bishop. Queen b5, so hoping na ma-queen to queen, pero hindi yan ang linya. Knight takes bishop, queen takes c4, then c takes d6. Yan. So ito ho yung medyo rare na linya. Kasi dito, ang most popular ay queen takes d6. Yun nga lang magka-castle, tapos madalas tinatamaan ng bishop a3. Okay, kaya mas pinili na lang ni Sarin yung medyo kahit papaano matahimik na mundo. C takes d6, castle, knight e7, so talagang nagmamadaling makadevelop. Bishop a3, pinipinahan yung weak pawn sa d6, castle, rook d1, ayan na. And ta-den! Yung pawn sa d6 ay inaatake. Then dito, since super weak na, mag e5 pa yan mamaya, pinabayaan na. Okay, so tama rin yung naisip ni Sarin eh. Tandaan nyo ha, kapag yung pawn nyo super weak na, huwag nyo nang naisin pa na iligtas, ibigay nyo na. Makalaya lang ang mga pyesa nyo. Makagawa lang kayo ng counterplay. So magandang ano to, mentality itong or itong mindset na to, itong queen g4. Okay, then bishop takes d6, syempre lamang chan din yan. Then nag-bishop e6. O, diba? Yun ang kagandahan na ng naka-queen g4. Na-follow up pa ng bishop e6 development. O, di mas maganda. Queen e2. Then dito ay may ginawang interesting move si Sarin. Kasi dito, normally, yan, rook e8 lang, depensa lang, and then iwas na sa pin. Pero dito, nag-knight g6 si Sarin. No? Grabe, matindi. Atakador din kasi itong batang to. Eh. At kilalang kilala ho na talagang bullet player to. Napakabilis maglaro ng bata na to, na si Sarin. Okay, knight g6. And then dito ay may ginawang good move si Magnus. So, hindi niya tinikman. Hindi niya tinikman yung rook sa f8. Ano kaya yung good move na yon? Okay ho, you can pause the video. After a count of 5, ay tutuloy ko na ho uli. Start. Okay, congratulations ho sa lahat ng mga nakakita. Ang best move dito ay h3. Yan, in-between move muna. Okay, hindi ko mo ino-offeran tayo ng mga ganyang exchange advantage. Gagrab na kagad natin. O, diba? Ano muna? Tingin-tingin muna. H3 muna. Neutralize muna yung queen sa G4. Bakit? O, hindi, pakita natin. Pag nag-bishop takes rook kasi, ito ang paparating. O. May knight F4. Threat yung queen sa E2 at pangunahin na ang threat ay mamatihin si Magnus sa G2. Okay, dito persado. Queen F1 para madepensa ito. Otherwise, mamamate. Yun nga lang, may bishop C4. O. Iyak si Magnus pag nagkataon. Hindi pwedeng umalis kasi mabibitin yung pawn sa G2. Wala na. Tendency nito, magpapakwinless na lang. Knight BD2, bishop takes F1, then G3, wag lang mamate. Wala na rin, overwhelming na. Fatal na ang white dyan. Kaya H3 muna. Then dito ay, nag-queen H5, syempre. Then knight BD2. Ayan, oh. Mapapansin nyo, hindi pa rin pinansin ni ano. Kasi pag nag-bishop takes rook, maiiwan lagi yung F4. Makakatalon lagi si Sarin. Genius din si Sarin, eh, no? Then dito, nag-knight b2, ignore lang. Rook fd8, okay, so threat na yung bishop sa d6, knight f1, nakadepensa pa rin yung bishop, and then followed with knight g3 mamaya. Alright, then dito ay may ginawang, grabe, binalagbag talaga ni Sarin. Makuha niya lang yung napakahalagang f4 square. Rook takes d6, knight f4, queen d1, yan. At dito ay may ginawang, dito medyo... Dito nag-collapse si Sarin. Nag-bishop takes h3. Nag-sacrifice talagang. Gigil na gigil talaga. Kay world champion Magnus Carlsen. Gustong-gusto niyang talunin si Magnus, oh. Tapang, buo loob. O, bishop takes h3. Blunder nga lang, ho. Yan. Bakit kaya na-blunder? Okay, papaliwanag ko mamaya. Dito, babalik ko, ha. Ano kaya dito yung much better? May good move kasi dito, eh. Na hindi niya napansin. Okay, so i-guess nyo, ho. Sige, analyze tayo. Tactics yon, tactics, parang puzzle.
block to play. You can post the video. I-guess nyo kung ano yung much better na dapat gawin ng block dito. Start. Okay, congratulations sa lahat ng mga nakakita. Ang excellent move dito ay Nitix G2. Yan ang dapat nakita. Nako. Ewan ko, siguro makikita pa rin naman ni Magnus yung pinaka-forcing line dito. Kasi dito, pag Nitix G2, yan kasi basically, tingnan nyo lang ho natin ha. Halimbawa, capturing yung sacrifice. Meron kasing Bishop takes H3. Yan o. Hindi pwedeng, halimbawa, magiging G1 lang, may Queen G4 eh, mamamate. Looking na may pangharang pero kakapturin lang yan since hindi pwedeng i-capture dahil nakapin. O, tendency niya King H1, matchas sa G2. Okay, mamamate. Eh kapag naman tumakbo dito, wala na, ang dali-daling makita. Tapyasin lang yung ano, tapos discovered check pa. So, medyo alanganin. Okay, yan. Ngayon, ang best move dito ng white para malesen ang problema. Ayan, pwedeng capturein itong bishop sa e6 or capturein yung bishop sa b6 para mabawas-bawasan. Halimbawa, ito, rook takes e6. Dito may good move ang black na knight f4. Grabe, oh, in-between move na naman. Oh. Threat yung nakabitin pa rin yung rook sa e6 tapos may followed with queen takes h3. Mamamati sa g2, may idea ang ganun. So dito, pwersado na namang tapyasin to para mawala yung mga tusok-tusok dyan. Bawasan. Yun nga lang, may knight h3 check. Yung g2, knight f4 check. Ngayon, kung babalik, edi knight h3 check ulit. So, pagpalagay natin, medyo pilitin. King g3. Okay? So, dito, kapag nag-king g3, crucial pa rin. Ang best move dito ay g5. Grabe. Ano idea ni g5? Simple lang po. Ayan, o. Che-check sa h3, mamatihin pa ang puti. Okay? So, dito, ito lang ho ang pinaka the best na pang-depensa. Queen d7. Para lang walang check doon. Kasi mamamati. Pag ganyan naman ang ginawa, mayroon naman ganito. Knight e2 check. Oh, i-accept na. Tabla na talaga. King g1 man or king g3, magna-knight e2 check. Tabla lang. Okay? So, sa kabila ng napakagulong mga ibinatong linya, tabla lang din pala kauwian. Yan. So, pag knight takes g2, rook takes e6 or rook takes b6, yan ang mga pagpipilian. Okay ho. So, kailangan tapyasin yung mga obispo na yan kasi malakas talaga yan. Knight takes g2 ang pinakapag-asa ni Sarin. May chance na maka-equal siya. Yun nga lang ang ginawa, bishop takes h3. So dito, may ginawa namang good move si Magnus. Siyempre, hindi ka-capturein yan. Grabe, pag kinapture yan, delikado. Ano kaya ho dito yung good move na ginawa ni Magnus? Counterplay. Okay, you can post the video. After a count of 5, ay tutuloy ko na uli. Start! Okay, maraming salamat po. Ang best move ay knight g3. Yan, kurot muna sa queen. Then dito ay nag-queen g4. Then rook takes b6. Yan, pinapyas na para mabawas-bawasan. Kasi yung idea ng queen g4, kakapturin din ito eh. Oh. Since nakapin eh. Yan, pasimple. Di rook takes b6. Then nag-in-between move na bishop takes g2. Yun nga lang, ano na rin ho. Losing na rin ang black dito eh. Yan, may rook d6. Oh. Ang ganda nung nakita ni Magnus. Napakabilis. Kung gaano kabilis ang iniisip ni Sarin na maka-atake, ganun din kabilis ang counterplay na iniisip ni Magnus. The best defense is to counterattack. Yun talaga ang pinakamabisa. So pag rook d6, nag-rook f8 kasi mamamati sa d8, pinuwersa pa rin. Rook d8, ang bilis pa rin. Mas mabilis pa rin si Magnus. Kasi hindi pwedeng capturein ito kasi may takes. Imagine nyo lang ha, may queen d8, matchas. So dito, pwersado magpasingaw muna. Yun nga lang, takes, queen d6 check, nag-king g8, at nag-knight h2 muna, threat muna, in-between move muna, queen h4, at dito ay nag-rook d1. Laging napakabilis ng mga ideas na ina-apply ni Magnus. Ano idea ng rook d1? Simple lang po. Magku-queen d8 check, masisimplify na yung nanggugulong queen. Tapos ang boxing. Then dito nag-bishop h3. So marahil napabilis na si Sarin, since blitz na to. Then queen d8 check, wala na, awarding na. King g7. Then dito tinuloy pa. Okay, so dito ho, one rook up na eh. Wala na. Pero tuloy ko na lang para makita nyo ng mabilis. Lumaban pa eh, oh. O, diba? Ang habol na lang siguro oras. O, nangangalikot pa eh. Yun nga lang, pag night seedo check, oh. Nagpakain na naman ng libre. Siguro dying seconds na tong mga time na to. Yan.
Okay, Rook A8. Oh, ang ganda ng Rook A8 ni Magnus. Oh. Ayan. So, dito nag-resign na. Bakit? Kasi, isa na lang ang square na pupuntahan. Mamamati kambing. Mati kambing eh. Oh. Wala na. So, matcha. Siyempre, hindi na inintay na magpamati. Grabe. Sagwa nun. Okay. Dito sa Pilipinas yun. Kantsawan yun. Nagpamati pa. Okay, maraming salamat po. Sana ay nakapaghatid po sa inyo ng kaunting entertainment. At sana at natuto po kayo. Ayan, yun po pinakamahalaga. Nakapagdagdag po ko sa inyo sa larangan ng chess. Okay, maraming salamat po. At kung kayo ay natuto, sana pakilike naman ang video. At kung kayo ay hindi pa nakakapagsubscribe, bago pa lang sa channel na to, subscribe na ho kayo. And click nyo yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-notify kaagad kayo. Okay, so again, bago tayo tuluyang magbigay ng bagong puzzle, ay paalala ko lang ho, no? Meron akong online tournament sa Lichess this coming April 12. Okay ho, so at 8 p.m. Pero 7 p.m. pa lang, live stream na ako sa YouTube. Pakiabangan nyo na lang ho. Sali na ho kayo, bisitahin nyo yung aking Facebook page. Nandun lahat ng detalye. O kaya makikita nyo yung link sa description below. Yan, yan yung nasa baba na makikita nyo yung mga link. Nandyan yan. Pasukin nyo lang. Kung kayo ay hindi makapasok sa this coming April 12, may limit lang kasi yun eh, na rating na 2,200 pababa. Kapag mas mataas ang rating nyo, di kayo makakapasok. Okay? So kinakailangan ho, 2,200 rating pababa. Ngayon, kung meron pa rin hindi makapasok, yan ho ang aalamin natin. Malamang may technical error sa Lichess. So, i-resolvehin ho natin yan. Huwag ho kayo mag-alala. Okay, and then April 19 naman, may tournament din ako. Free lang po yan lahat ng mga yan. Open naman para sa lahat ng mga players. Okay? So, nandun din ang instruction pa paano kayo makaka-join. Okay, pasukin nyo lang yung link nasa description below. Alright, and then, ano pa ba? Yung sa April 12 po, may nag-sponsor. Nadagdagan tayo ng 500 sa champion. So, magiging 800 na. Ayan, so maraming salamat sa nag-sponsor. Maraming salamat po kay Dawei sa kanyang talagang bukal sa kalooban na pag-sponsor. Dinagdagan niya yung pa-premium ng champion. 800 na po ang champion natin. Maraming salamat. So, more blessings to come. Okay, so ayan, bago tayo magbukas ng panibagong puzzle sa video na ito, ito ang mga nakasagot na tama. Okay, so bago yan, ito pala. I-welcome ko muna yung aking mga... Ito, yan, yung mga top fans sa ating Facebook page. So, sila ay diniklara ng Facebook as my top fan kasi lagi silang nag-share ng video, nag-react, nagla-like, nagla-love. Ayan, so ito, bukod doon, sila yung mga nakatama sa puzzle. Okay? Ito ha, ito sila, top fan, Virgil Yabut, Arnold Corbeta, Charlie Main Casta, Jeffrey Tanggilan, at kay... Muhammad Alnobi H. Udasan. Ayan. So, pasensya na po ha. Medyo pagod na dila. Nabubulol. Okay. At ito pa. So, ito naman yung mga naka-top 10 na tumama sa ating YouTube section comments. Ayan. Ito ay sila Al Michael Arasain, INF Emperor, Eman Halili, As Virgil, Adam Kabakaba ng Maragusan, Davao, Fritz Kenneth Bautista, Kenon or Senon Plegaria, Adrian Singson, Harvey Kenneth Gonzalez, at kay Joshua Timaho. Maraming salamat po. Ito ang ating puzzle. Ayan, so block to play. Binaliktad ko na ho ang position. So hanapin nyo uli yung pinaka-the best na magagawa ng block dito. Pampuwersa talaga. Okay, pabilisan na lang ho ah. I-comment nyo na lang sa section below ng video na ito. And then sa Facebook page, pwede rin kayo. Yung nga lang, ang meron lang sa aking mention doon, yung top fan. So sana po makafollow na kayo doon and then lagi kayong mag-like, mag-react kayo doon, i-share nyo yung post. Automatic, pagka marami na kayong ganun, bibigyan kayo ni Facebook ng top fan badge na diamond. Si Facebook po ang nagbibigay noon. Okay, so follow nyo na rin yung aking Facebook page dahil doon ako lagi nagpo-post. Maraming salamat po. Muli ito ang inyong lingkod. Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.